lahat ng estudyante sa pasok, lahat yan dadaan dito sa kalsada. Si Sir, pulis daw. Ayaw niya ipahata. 8 minuto raw ang kailangan daw. 8 minuto ka dapat. Sige, video mo. 5 minuto. Gagalit si Sir eh. Sino may ari nito? Sino may ari nito? Eh, nakikailam daw ako sa trabaho na to. Bakit daw ako nakikailam? Pulis si Sir. Quezon City Police. Sinabi ko siya kung bakit umabot ang ito. Ito, sabi ko kanina pa. Kausapin niyo yung enforcer. Kasi may video na ganito. Hindi po. Pulis po kayo. Eh, alam po natin pulis kayo. Lalo sa mga QCC kasi yung no apprehension, no traffic violation. Yan. Wala namang mahuhuli kung walang... Yes, kung walang... Walang mahuhuli kung walang traffic violation. Correct. Hindi tayo maglalabag ng traffic. Ay, sila, boss. Yes. Ako yun. Dami. Isang L300 ulit dito. Nakatobar na rin. Ayan, makalahorasan na po yun. 5 minuto. Meron dito isang sedan, Azul. Sir Tianyo, kasama natin dyan. Meron din ditong isang hinihilang SUV. Pagdating naman dito, may mga nakasampa na. 5, 6, 7. Meron po kaninang isang lalaking lumapit sa akin na humihiling na baka pwedeng wag ito. Then mas kawawa daw yung may-ari. Ang naisagot ko lang po sa kanya, is simply sino ang mas kawawa, kung yung may-ari pa ng sasakyan o yung estudyanteng masasagasaan. Yes. Na supposedly dapat tama estudyante ang naggumagamit niyan. Puro pagmamahal. Alright, mga puro, next target area, Seminary Road. Ayan, mabuhay lane na to. At nauna na yung tropa dito, kaya tingnan natin kung may maabutan pa tayo. Mukha nagkahilaan na po. Dito po tayo sa Pugad Lawin Elementary School. Meron isang pickup. Ayan, ninihila na. At ayun, nagkahilaan. Ang dami. Isang L300 ulit dito, nakatobar na rin. Ayan, mga naorasan na po yan, 5 minuto. Meron dito isang sedan, Azul. Officer Tianyo, kasama natin dyan. Meron din ditong isang May driver pa yan? Hinihilang SUV. Pagdating naman dito, may mga nakasampa na. Ayan, sina Officer Patilo. At dito Sermentera, ito nakasampa pa sa bangketa, isang Toyota Hi-Ace. Kaya currently inaurasan yata ito. Ito na driver na lumabas, subject for impound. Then dito mismo sa Pugad Lawin, ito may nakasampa na isang Toyota Wigo. Meron na dito isang minivan, Converge. Ayan, towed na po. Tapos merong ito yung kanina, yung Honda sa corner. Alright, kasama na dito Officer Alvario, Romero, and Kalebag. At dito naman kasama natin Officer Francisco. Yan, kalmado. Bossing. Ang dami, sabay-sabay. Kasi matagal-tagal hindi nakapag-ano dito, mga puro. Matagal-tagal hindi nakapag-operate dito sa area. So, ayan, isa. Dalawa. Tatlo, apat. Lima. Anim. Pito. Ito, sabay-sabay na tinotow. At I'm sure meron pa natow dun sa may bandang bungad na Seminary Road. Nasama na dito Officer Pantalyon. Morning, sir. Officer Herance. At ito, dali na po ito sa Tumano Marikina, subject for impound. Hindi nila isettle lahat ang dapat isettle. At iiwanan po yan ng impounding notice. Morning, mga bossing. Officer Di Guzman nandito.
Officer De Guzman ng MMDA at Officer De Guzman ng TTMD. Alright, cover tayo mga puro. Mga puro, ito, mga 5 minuto na to. Ito-tow na. Mga sedan na aso. Dito naman, itong SUV. Yan, kasama na dito. Kalmadong-kalmadong. Officer Francisco, good morning, sir. Sir, kamusta naman ang sitwasyon natin ngayong araw na to? Sa clearing operation natin dito sa kahabaan itong Seminary Road. Ito ay isang mabuhay lanes, kaya ito, hindi natin na kailangan makipag-coordinate sa barangay dahil continuous lang naman yung operation natin dito. Lalo na ito, nabutan mo, fronting ng church, ng kapilya ng iglesia. So ito, wala pa rin driver hanggang ngayon? Hanggang ngayon, wala pa rin driver. Thank you so much, officer. Kaya yung ating tagline na sinasabi natin, lalo sa mga QC citizen, yung no apprehension, no traffic violation. Yan. Wala naman mahuhuli kung walang traffic violation. Correct. Hindi tayo maglalabag ng traffic. Ayusin na, bossing ha. Yes. Ako 'yun. Alam ko pinag-isipan noon. No apprehension. No traffic violation. Oh, no traffic violation. Thank you so much. Sige po, one at a time lang po tayo. Pupuntahan po natin, sir. Reklamo again, saludo po sa TMD. Yung mga estudyante, sa kusasan na lang dumadaan po. Gitnang-gitna, bossing. Alright, yan. Thank you, bossing. Yan, mga puro, ito, itataw na po ito. Tapos, banda dito naman, ito tayo dito. Si Officer Rimentera. Dito rin si Officer Valencia. Ito po yung estudyante po yung nag-aalak at dito. Tapos, ito mo yung magiging dapat lakaran ng estudyante yung pangketa. Imbis na dun lalakad sa mga sa sidewalk. Ayan yung kasi nalalakad dahil nakaharang dun sa sasakyan. Lahat ng estudyante sa pasok, lahat yan dadaan dito sa kalsada. Si Sir, police daw. Ayaw niya ipahata. 8 minuto raw ang kailangan daw. 8 minuto ka dapat. Sige, sumabot ko ito ng 5 minuto. Video mo. Gagalit si Sir eh. Sino yung person mo? Sino may ari nito? Sino may ari nito? Eh, nakikailam daw ako sa trabaho na to. Bakit daw nakikailam? Police si Sir. Quezon City Police. Sinabi ko siya, kung sumabot ang 5 minuto. Ito, sabi ko kanina pa. Kausapin niyo yung enforcer. Kasi may video na ganito. Hindi po. Police po kayo. Eh, alam po natin police kayo. Trabaho lang po tayo. Kausapin niyo, mura kayo ng mura, pupura niyo po. Naintindihan mo na mag-video, sir, kung nakataan mo, ha? Kung pinaparadahan mo kasi, sir, side yung sidewalk, ha? Tawag ka doon, sir, paliwanan ko sa'yo, ha? Yung 5 minutes na sinasabi mo, hindi batas. Hindi, si sir ang sasabi, 8 minutes daw. Ngayon, ang inaano ko lang sa'yo, dapat kasi, hindi mo na tinan mo naman yung mga tao dumadaan dyan. Nag-iisa lang yung sa'yo, nakagitnang-gitnang sidewalk. Uy, na nga eh, kaya nga dapat. Hindi mo diyan pinarada. Ito mo yun yan, nakaparada lang doon pinagkuha. Palis na nga sir, po ako. Kaya kung di kami dumating, tumatakbo ka pa at saka ka lang alis. Doon na lang po sa tumana yan, ha? Tumana na lang po yan, sir. Pasensya na. Pasensya ka na rin, sir. Dapat, kung pinarada mo yan dyan, inisip mo rin sana yung mga dumadaan. Na, tinan mo, center na center yan, o. Kahit naman, wala nang halos, wala makadaan. Kaya nga po nakikiusap siya kasi nagluluto lang ako. Palis na po. Kami na, sir, nakikiusap siya, makipag-cooperate ka nila. Kaya nga nakikipag-cooperate. Yung nasa likod mo, sir, nahatak. Ha? So yung ngayon sa'yo rin po, hatakin din po yan. Para hindi na po hatakan natin ang ano yan. Kaya nga pong napakiusap po, magsisettle na po ako dito. Hindi po pwede rin sa na-settle yan. Ganto na lang, meron sir. Meron pong proseso po yan. Tutulungan ko na lang kayo. Meron po tayong proseso yan din po. Kasi sa lalayo po, meron pong maalito. Opo, tutulungan po talaga. Kung gusto niyo sumama rin po sa kanya, ito bakit talaga po sinabi ko yan. Paliwanag ko na yung operation namin, nasabi ko na sa'yo. So ngayon, kung mag-uulit-ulit lang tayo. Kaya nga po naiintindihan ko nga, kaya nga po ako nakikita.
Ganto po. Yung pakiusap po sa opisina. Dito, alam mo. Ganun na lang siya. Sasampan na lang natin. Hindi, ganito gagawin natin. Hindi na natin hihilahin yan. Sasampan na lang natin para magpaganda. Kaya nga sir, mag-drive ko na lang sakay ka sa akin. Para... Eh, hindi sir, walang nga. Tobi nga tayo sir. Kaya nga po. Mag-drive niyo sir. Ayun, dito kasi sa SRT. Pag na-tow sa yan, sir, hindi po pwedeng ano yun. Kailangan niya sir, nasa taas hanggang. Nakataw po yan. Opo, opo. Kaya nga po nakikiusap. Ah, sir, yung pakiusap po sir, hindi ko mapagbibigyan. Gagawin namin yung pinaka-procedure talaga namin. Kasi nahilay nandito. Okay, tapos po? Doon yun na lang po yung settle sa Tumana, Marikina. Doon po lahat po si settle. Ang layo po po kasi. Hindi po ho kasalanan lang yung legal park ka dyan. Eh, hindi. Iyon nga, kaya nga po ako nakikiusap. Oh, sir, hindi ko mapagbibigyan yung pakiusap nyo dahil nahilay nandito. Oh, sige, sige, sige. Gide, paano mo na lang po? Ganun lang po. At para talawa kayo ng Tony. Ganun na lang po kayo. Alright, yan mga puro. Officer Ventura, sa mga boss, GTMD, Gadas. Boss, saan ba nangyari dito, boss? Ito mo naman, sir, yung parada niyang gitnang gitna. Kung di pa kami dumating, hindi niya alis. May mga dumadaan diyan kanina, mga bata. Oh. Sina pati yung magulang, tinuturo yan. Lumumutang yung kanya. Parang, alam mo, parking niya talagang, ano, yung gitna. So ngayon, sinasabi niya, yung pakiusap niya, dito na lang yun, sir. Hindi pwede. Meron tayo ng profession na kung saan dapat natin dalhin yan. Eh. Kung saan dapat, busin. At mo, sir, makikita mo yung mga ano. Hindi talaga na madaanan sa ibo. Eh, kundi tayo dumating, hindi naman niya alis yung sigurado dyan yun. Dahil lumakan niya, sinira namin, lamig po. Thank you so much, Officer Ventura. Saludo mga bossing, God bless po. Yung mga puro, nag-cooperate na po si bossing ngayon, sumama na siya sa towing. Tapos, ayan, bibigay na yung ano na ito, yung susi para isampa na lang yung kanyang sasakyan. Diretso na po niyan, Tumana, Marikina. At, sabi nga na sabi ni Officer Ventura, kita niyo, no, puro. Bata, puro estudyante yung naglalakad dito sa area. At pupuntahin si Bossing, naka-touch dun sa merong sidewalk. Sidewalk, hindi side parking. Alright, it's clear. So it's for walking, hindi po para dahan. Dito naman mga puro, ito nahila na yung mga dapat nahila dito sa side na to. Tapos, ayan, nakaangat na. Ito yung video na. Yung kay Officer Francisco, nakaangat na rin. Ang mga puro, mukhang open na rin dito. At operating na kayari, ayan, binigyan na yung dito. Alam naman nila yung mga violation na nakomit ng mga kanilang sakyan. Ito, nakasampa na rin po. Diretso na, Tumana, Marikina. May mga ano, si Jansi, lalakad na sa gitna ng gitna. Okay mga puro, eto toad na, yung isa doon toad na. Eto toad na rin. Ang lawak po kasi ng ano dito, ng kalsada. Eto nakasampa na rin. Kaya ano eh, kaya prone talaga sa parking eh, sa mga nagpa-park. Maganda sa mata parking na eh. Maluwag. Eh yan, mga puro eh, sinasampa na rin yung sampan yung nasa sidewalk. So malalakaran na po yung sidewalk. Pero meron pa tayo ditong concern yung mga bicycle, sir, ari, kaya meron, sir.
5858 Sir Arenje Romero po. Sir, baka kasya dyan sa flatbed yung ano, isang tricycle dito, sir. Sir, pwede mo sa akin natin yung flatbed pa rin. 126. Running COD. Eh! Tol! Tol! Po. Tapos dalawang lima. Tricycle. 5 cars. Opo, more or less. Tapos ilang tricycle po? Dalawang tricycle po. Nasa ay po ngayon. 5 car. Aba. So, ito yung operation na ito. Dito sa ito lang PPMD. Yes sir, Traffic and Transport Management Department. Department, di pala division, division yung sinabi niya. 5-8 sir, 5-8, 5-6. Cars. Amen. Romero, 5-6. Okay, tumatawag ito. Go sir. May tow truck ko tayo. And for yung isang flatbed sir, may dalawang tricycle. Every ano po yung ano yung recuperation? Pagka may sumbong lang? Hindi or? Naman po. Regularly nag-ooperate po kami rito kasi ito pong area na to isa talagang complaint. Besides, historic po ito. So, tama. Kailangan po clear natin yung paligid niya na bawal po ang... Saka ito, ang hirap pa controlling niya. Yes, sir. Actually, may mga report na rin kami dyan na nagawa para i-maintain, pinamimaintain ng local sa barangay tama. Na...
tinintay nila yung cleanliness. Nung before, sir, meron silang parang ano dyan eh. Yung parang ano, lagayan talaga sila ng basura. Wala, dinaba po yun. Opo. Wala, so, walang kwenta. Kaya tinanggal eh. Tapos nilagyan ng tao. Okay, malinis. Opo. Tapos nung nawala yung tao, bumalik na naman. Opo. Ngayon po, ang clearing namin dito, regularly naman po. Isang buwan, isa nakakadalawa, tatlo. Kasi sa laki po ng Quezon City, kailangan po namin i-comply yung iba pang area na may reklamo rin. Siguro kunin ko yung number nyo, sir. Tapos tatawag ko kayo, tatawag ako sa inyo kung may mga naka-ano dito. Actually, pwede sir, pwede naman nyo yun. Kaya lang, sir, usually, ang ganyan, sinong... meron kaming receiving kami sa office na siya po yung sa office. Opo, kung may mga complaints kayo, gawa po. Pwede po kayo mag-email through QCEC sa e-services sa government. Then mag-forward through messenger. Meron no bang through messenger? Wala po tayong through messenger eh. O kaya text naman po written sa kung text naman talaga. Po, pwede po kayong tumawag or call sa 122. Just dial 122. Opo. Any concerns? Emergency concerns, traffic concerns, any concerns. Tapos si Baba doon na lang. Opo, police assistance, nasa hotline po natin na 122. Okay. Ito kasi yung ano na ito. Siguro may nakuha ko kayo dito. Yung van po. Oo. Pero yun yung daanan ng tao, tapos nakaparada yes, ng pakalaking van, tapos tao nandito na sa gitna. Yes sir, actually kanina, meron po kaninang isang lalaking lumapit sa akin. Opo. Na humihiling na baka pwedeng wag ito. Mm-hmm. Then kasi kawawa daw yung may-ari. Ang naisagot ko lang po sa kanya is simply sino ang mas kawawa, kung yung may-ari pa ng sasakyan o yung estudyanteng masasagasaan. Yes. Na supposedly dapat tama estudyante ang gumagamit niyan. Pedestrian talaga. Opo, nung naintindihan niya na siya po ang pinapili ko, freely niyang pinili na mas kawawa yung estudyante. So, hinahatak na po natin. Naintindihan niya po. In a simplest example. Opo. Na ganda yung example po ninyo eh. Opo. Oho, tama. Ayun. So, ako yung natutuwa na natyambahan ko kayo dito. Opo, kasi, salamat po. Actually, ano rin ko ako sa kwan, nag-gabil din po ako ng barangay. Opo. At the same time, nasa radyo tayo. Opo. TV na nagbabalita pagka may mga balitang ganito. Binabato natin. Basta any concerns po with regards sa traffic violation, traffic obstruction, police assistance, emergencies, just dial 122. Opo. I-122 nyo lang po. At agara naman po kuma-action yun para ma-actionan din po natin yung complaints. Yan po. Sige sir, Roger Manzano lang. Sige yan. Sir, salamat po. Traffic enforcer Romero po. Opo. Opo. Alright, papuro kasama natin yung team leader for today, Officer Romero. Officer Romero, good morning sir. Good morning sir. Saludo, Tito MD, God bless po. Boss, kamusta naman yung kinundok nating clearing operation ngayong araw na tapos? Sa operation natin ngayon, medyo nabulaga sila. Medyo marami tayong nahatak ngayon dito sa area. Actually, meron pang dalawang tricycle na tayong nakuha, naabutan tayo. So, marami pa rin hindi sumunod. Pero okay naman sir, peaceful naman. Wala namang ganong umalma. Tanggap naman nila yung mga pagkakamali nila. Kaya yun, sinunod lang natin kung ano yung nasa batas trafiko natin. Thank you so much, Officer Romero. Saludo mga bossing. Boss po. God bless, boss. At yan ang mga ganamang mangyayari ngayon araw ito. Mga puro dito sa Pugad Lawin, Seminary Road. At tuloy-tuloy yung pagbabago. Saludo again, TTMT. Sir Dexter Cardenas, sa mga team leaders andyan, Officer Apat, Abusay Cortez, Officer Baguio, and Officer Malyari. Alright, so yan. Mukhang dito naman tayo tapos. Sigan maraming tubig. Hindi laging maging mabuting tao araw-araw. Laging nagdasal. Maging masaya lang po tayo. Miss you, Ma'am Rain. Let's go. God bless you, everyone. Purong pag naman. Maraming salamat sa iyo. Walang bababaw. So thank you so much sa wala sa akong support. Tiwala. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.